Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Speaking of may sugrali, eto na. Sana yun? Sana yun? Eto, speaking of may sugrali. Kamailan, ang World Press Freedom Day daw muling pinagtitibay ng Presidential Communications Office ang kanila daw matatag na pangako sa pagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pagtiyak sa ng pagdalang at pagprotekta sa kanilang mga karapatan, at pagtiyak ng kanilang kapakanan. Pero sa panahon ding ito, pinagurgur ang SMNI. Kinikilala daw ng gobyernong ito ang napakaraming hamon na kinakaharap ng mga mamamahayag at organisasyon ng media habang isinasagawa nila ang kanilang mahahalagang tungkulin. Ang administrasyon ni Marcos ay nananatili daw na matatag sa pagsisikap nitong pagyamanin ang isang kapaligiran kung saan maaaring isagawa ng mga mamamahayag ang kanilang propesyon nang walang takot sa mga banta, paghihiganti, at karahasan. Kaya pala ang isang network ay naipasarado at ilan pa sa mga mamamahayag ay naging biktima ng krimen at naipakulong pa ng Congress. Ginagabayan daw ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ito, si ano to ah? Si Percy Lapid to ah. Ba't nadamay dito sa Percy Lapid? Maisog rally sa Negros si Nabutahe, kasabay ng DepEd matapos pa, ano to, payagan. Ito lang, tingnan natin yung title ah. Pagkatapos payagan, pinababa ang stage setup, grabe. Cos Jr. na ipagtanggol daw ang kalayaan sa pamamahayag, protektahan ang mga manggagawa sa media, at suportahan ang mga journalist sa kanilang misyon na labanan ang maling impormasyon at kasama ang disinformation. Ang PCO naman daw ay magiging katuwang ng isang malaya at responsable para sa pagtiyak na ang mga pangakong ito ay may hatid at maisakatuparan. Subalit, minsan nagsisimula din sa PCO ang mga maling balita at may kinikilingan pa kaya naman, sinupalpal ito ni Jay Sanza na aniya ay "You, your political allies and your factotum ordered the indefinite suspension of Sorasug Media Corporation with business name Sunshine Media Network International or SMNI from going on the air and detention of..." De alam nyo sa tingin, eto ah, eto yung sinasabi ng mga tansu vlogger. Hi, Mami, ano, Mama Alexa, shoutout po. Ano daw? Fake news yang, Jay, tuloy ang rally. At tuloy ba? Sige, sige. Hindi, wait lang. Eto ah. Sinasabi ng mga tansu vlogger na wala daw kaalam-alam or kinalaman yung about daw sa maisog rally na ginigipit. Yung about daw sa mga kay Alvarez, kay Hubahib, sa prangkisa ng SMNI, wala daw kaalam-alam. Shit. Wala daw alam or hindi daw alam ni President Bongbong Marcos yung mga yan. Sabi ng Tansu Vlogger. Walang alam. Ano yan? Parang sinabi niyong bobo si President Bongbong Marcos. Parang sinabi niyo na may handler si President Bongbong Marcos, sasabihin niyo na walang alam. Puta na, bobo ba kayo? Siya yung presidente. Tawag kasi hindi niya alam. Tulonggis ka ba? Ha? Ha? Tulonggis ka ba? Anak ng titing to, hindi alam. Paano hindi malalaman ni President Bongbong Marcos yun, eh, siya yung presidente. Siya yung pipirma ng mga ano na yan. Kaya nga may ano eh, may president, ano to, yung, ano ba yan, iakyat sa presidential, ano ba yan, tama ba? Ay, Mami Libre, shoutout po. Ano to? Tama, wala nang alam kasi wala siya utak bangag. Hindi eh. Yung nga, people powers talaga. Anong walang alam? Di nakakabobo yun ah. Hindi ko alam kung vlogger pa ba kayo ni Marcos o nilalaglag nyo na siya. Two of our program presenters because we air real stories of graft, corruption, cheating, smuggling, and other nefarious acts in government. And now, you have the temerity to say this.
Don't you think, Mr. President, you are being a hypocrite? Mali din na sinabi ng Pangulo na Kinan sila ni dating Pangulo. Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakda sanang maisugra peace rally ngayong araw, ika-28 ng Abril, ay ito'y sa Bustos. Para maiwasan ang kaguluhan at disgrasya. Ito ay gitna ng mga panggigipit at paghadlang ng naturang peace rally. Ginagalang nila ang malayang pamamahayag dahil ang maisog rally sa Bulacan ay ginawa ng paraan ng kanyang administrasyon na hindi matuloy. At ang pinayagan na sunod na maisog rally sa Negros ay pinabaklas daw muli ang naitayo ng stage para sa prayer and peaceful rally sa lugar. Sabi nila fake news daw ito eh. Ewan lang natin ha. Kasi yung sa alalaan ninyo. Yung sa Bustos, ang unang balita, fake news daw, pero tuloy daw yung Bustos. Pero bandang huli, natuluyan ha. Tandaan nyo ha, baka di nyo naalala. Hindi ko naman sa sinasabi na gusto kong hindi matuloy ang maiso. Gustong-gusto kong matuloyan. Sa totoo sing nga lang, gusto ko rin magpunta dyan. Kaso Dumaguete yan, ang layo. Sasakay na naman ako ng aeroplano. Baka magtawagin na naman ako ng kalikasan dun. Oo. Pero ewan ko kung ito, kung sure to, kung hindi to fake news na pinabaklas. Kasi parang itatayo pa lang yung. At hindi rin natin alam kung sa Dumaguete ba to. Sa Negros, ha? Hindi natin alam. Ayon pa kasi kay Jason Zaay, Wait lang, ba't may mga nagkakarate dito? Yan ang permit. Ito yung post ni Jason. So, binigyan ng permit, pinayagan makapag-setup. Subalit kagabi ay pinabaklas ng mayor itong stage setup. Mukhang nadali ng fake news si Jason sa. Nako, Jay, magkatukayo pa naman tayo, Sir Jay. Huwag kang ganyan. Pinayagan makapag-setup. Subalit kagabi ay pinabaklas ng mayor iyong stage setup. Samantala, kahit anong gawin ng mga kritiko ng Duterte, tignan niyo, ay makalo! Mga anti-Duterte! Tignan niyo, 42% Sara Duterte. Ay, grabe. Ang pagkakaalam ko nga ngayon, bagsak ang ratings ni Bongbong, ha? Ito, ha? Tingnan natin, ha? Alam ko, bagsak, eh. At Dilawan na paninira hindi may kakaila na mas marami pa rin Pilipino ang naniniwala sa ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte na Department of Education. Kaya naman, ito na ngayon ang sinisira nila. Isang Facebook page kasi ang nagpapaulan ng fake news at parang scam para mainis ang tao kay VP Sara at sa DepEd. Nakita ko to! Nakita ko yung post na yan. Nasaan yan? Nakita ko tong post na to. Alam nyo, fake news daw to. Tapos, putangina na. Alam nyo ba, napaniwalang-paniwala yung mga tansu vlogger dyan? Sa totoo lang, paniwalang-paniwala sila dyan. Paniwalang-paniwala sa dyan sa fake news na yan. DepEd ay naglabas ng kanilang advisory na huwag basta-basta maniwala sa mga fake news. Advisory, misinformation alert. The Department of Education, DepEd, warns the public about the fake DepEd cash assistance circulating online. DepEd reminds everyone to stay vigilant against misinformation. For official announcements and information of the department, please visit the following platforms. Nagpaalala ang ahensya na i-report na lamang sa mga kinauukulan ang mga ganitong scam at peking balita. Sa isang blind item ni Joy De Vivra, sinabi nitong sa mga susunod na araw gagamit na ang mga kalaban ni Sara Duterte ng mga guro at maglalabas ng mga negatibong pahayag para sirain ito sa publiko. Ayon kasi sa post, pahayag nito ay, in the next few months, ipipressure nila mag-resign si Catherine via massive black prop operation. Gagamit sila ng mga guro para magsalita laban kay Catherine. Gamitin nyo. Kung si First Lady nga, hindi umubra eh. First Lady nyo nga, hindi umubra sa ginamit na si First Lady para kay BP Sara, hindi naman umubra. Mas lalo pang tumaas yung ratings, yung survey at tiwala ng taong bayan kay BP Sara. Kung ayaw sa maisog rally yung mga LGU na ayaw, saga nagmumura, baka pamarisan ng mga anak
kita nyo, pati kayo, ang sasama ng bunganga nyo. Jay, ikaw ang mukhang bangag kumpara sa presidente. Wala mo ako sinasabing bangag ang presidente ah. Sabi ko, kumakain ako ng Jollibee, sabi ko, bida ang bangag. May narinig ka bang presidente na sinabi ko? Tsaka ito, ito, isang malaking kabubuhan na naman to. Isang malaking kabubuhan na naman tong sinabi mong to. Ito, oh. Ito, oh. Oh, tangin na. Tapos, ang pangalan, The Karaoke Queen Jessie. Puta na, halatang dami ako. Ito, bobo, ha? Ito, ang laking kabubuhan po nito, ha? Ito, kung ayaw sa Maisug Rally, yung mga LGU na ayaw saga, tsaka, nagmumura, baka pamarisan ng anak. Isang malaking katangahan yan. Oo, oh, ang tanga-tanga mo. Jesse, ang tanga-tanga mo. Ulitin ko, ang tanga-tanga mo. Alam mo kung bakit? Hindi kasalanan ni Duterte na pamarisan ng anak nyo. Si Duterte, mga tanga, hindi huwag niyong papanoorin kayo yung magulang, di ba? Kaya nga sa mga telebisyon, meron nga lumalabas din eh. Patnubay sa mga anak. Patnubay ng magulang ang kailangan. Naiintindihan mo ba yon, Jesse? Ngayon, nanonood ka ng rally ng Maisug or ng mga Duterte or ng DDS. Tapos naririnig ng anak mo yung pagmumura namin dito na putak ina ka. Ngayon, kasalanan namin yon na pamarisan ng anak mo. Tarantado, kasalanan mo yon, pinapanood mo yung anak mo. Kaya nga nakalagay sa description namin eh. Ha? Kaya nakalagay sa description namin na bago kami mag-live, not for a kid. This is not for a kid. Ha? Para sa kaalaman mo lang ha. Tapos, speaking of TV, hindi mo nakikita yung ne-ne-ne-ne-ne, yung mga ganon sa MTRCB, ha? Patnubay sa mga matatandang hukluban. Ay, sorry. Mali pala yun. Patnubay ang magulang ang kailangan. Patnubay sa mga batang manonood. Magulang ang kailangan. Ina mo. Bobo puta. Ano kasalanan ni Tatay Digong dito kung pamarisan ng anak mo? Kagaguhan mo yung kasalanan mo yun. Bobo ka ba? Masarap magmura. Kaya nga, hindi sana nagpari na lang ako kung hindi ako magmumura. Bobo abuti. Pangatanga. Kaya, rated SPG nga. Kaya nga, naiintindihan mo ba na nagigits mo ba rated SPG? Yan ang hirap sa'yo. Nood ka ng nood eh. Tapos di mo naman pala alam yung pinapanood mo. Bobo ka. Oh, huwag kalimutan mag-like and share. Oh, tama. Ay, hindi ka pala si Alexi, ano? Just Jilly. Ay, Just Jilly! Oh, hindi ka pala. Hindi kita nakita kanina. Sorry. Oh, parental guidance. Hindi, tinagalog ko na nga po, Mami Libra, para maintindihan niya. Diba? Tinagalog ko na nga lang kasi baka pag-English, pag sinabi ko na parental guidance, eh baka, ano, baka hindi niya maintindihan. Oh, alam mo naman, ako nga, grade 2, naintindihan ko yung parental guidance na yan eh. Sila hindi. Ano masasabi mo sa sinabi ni ano to? Plus, sabi niya pati si 4 years old na bata 2, matanda pinatay ano daw? Sino sabi nito? Las Canas. Sino tong Las Canas na to? Search natin. Las Canas. Interview. Kailan to? 7 years ago, 3 months ago. Ay putay na eh, si ano to eh, isa rin tong bangag eh. Nasaan na? Nasaan yung bagong interview nito? 7 years, 2 years. Oh, 2 days. Ano to? 2 days ago. Oh. Ito ba yon? Oh. Nasaan? Nasaan yung mga ano? Puta na yan. Naniniwala pa kayo doon sa hype na yon? Okay, ma'am. Ate Leonis at Kaiser Hillman. Shoutout. Tanga lang ang puta. Kaya nga eh, bobo nga eh. Bobo ka ba? Lang Kenyas yan.
Sa ano sabi mo sa pagmumura Duterte sa Diyos? So, ano daw masasabi ko sa pagmumura ni Duterte sa Diyos? Oh, edi tiyan tanungin mo, gago ka. Ako tatanungin mo, ako ba nagmura sa Diyos? Pag sinabi kong tama 'yon, eh para sa ano, pag sinabi kong mali 'yon, tas tama pala kay Duterte 'yon, may magagawa ba ako? Bobo ka ba? Tanga-tanga ang putik. Oh, yung witness. Ah, okay, oh. Oh, nakita ko na 'yon. Oh, wala 'yon. Tangina, pagpapansin 'yon. Gagamit din daw sila ng mga security guards ng mga mini castle. Paano mapapasunod ng pagong ang mga sekyo? Bidang! Yung matandang pasmado ang bibig ng mga sekyo na mahilig sa negosyong pulveron at espasol, yung listahan na yun ay hawak ng pagong. Sabi ko sa inyo, pulveron at espasol ang nagpapatakbo ng Neverland. Kaugnay sa isyu ang Waray influencer na si Laban Waray ay nagbigay naman ng... Ang saman nyo naman! Tumakain lang yung tao, tinanggal nyo, ginurgur nyo agad ako. Grabe naman kayo, wag naman kayong ganyan. Tumakain ako eh. Tinanggal ako, ginurgur ako guys. Sinabi ko lang ang bida ang bangag eh. Hindi kayo masasado naman kayo matampuhin. Grabe naman yan. Jay, bayad na sila tambalos nyo. Tumakain lang eh. Ayan o, political destabilization dahil maraming sumisigaw ngayon na kalaban ni BP Sara resign sa DepEd. Yang kumakalat na yan na sinasabi nila na maminigay daw ang DepEd sa lahat ng newly graduated ngayong 2024 na 8,000 bawat estudyante, mag-ingat po tayo. Isa po ito ay malaking taktika ng political... Ang sarap! Bidang! Bang! Ay, yummy! ...distasyon sa grupo ni BP Inday at sa DepEd. Wala pong ipinamimigay na ganyan ang DepEd. Ang mayroon pong pinamimigay, tignan niyo po, ay ang tingog party list. Tandaan natin na wala pong pondo pang ayuda ang DepEd dahil hindi naman po nangingialam si BP. Tinanggal, hindi nga binigyan ng pondo yun tapos mamimigay pa? Bobo ba kayo? Idol Jay, believe ako sa iyo. Tama ang reaction mo. Nahulaan mo bakit sila nagkakaganyan. O, di ba? Galing ko, di ba? Marami pang lalabas na mga panaginip ko na magkakatotoo. Katulad yung panaginip ko dun sa Batangas, sa 13 pulburon, di ba? Sa 13 bipulburon, nagkakatotoo na. Umayos ka, Jay. Sabi ni Byron, shoutout from Minda Republic. Yan. Alex, alerta, magigilip shoutout. Tinakot pa ako. O, Lina, Sir Jay, anong name ng channel na yan? Nagsasalita. Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala ito eh. Iinday pagdating. Waray Laban daw. Sa budget ng bansa. Hindi po kagaya ng ating House Speaker na may kinalaman siya at marami siyang singit na budget sa gobyerno. Mayroon po akong katibayan na may mga paayuda po ang tingog party list. Kaya wag po tayong magpapakalat na mga ganyan kung wala rin namang katibayan. Pero sa tingog party list po, marami pong paayuda. Marami po silang ipinamimigay. Kasi ganito kasi ang purpose ho nito. So, pinapalaganap nila tong about sa ayuda ng DepEd. 8,000. Pero ano daw? Wait, ano? 8,000 bawat estudyante. Graduating na estudyante. Kasi nga, ganito yan. So, papaniwalaan to. Eh, paniwalang paniwala dito yung mga dugyot, Dugyot Marcos Vlogger. Nadagdagan nga sila ng isang dugyot ngayon eh. Yung may kaso.
Tayo na, ba't kaya ganun, no? Lahat ng mga dugyot vlogger may mga kaso. Oh, yung kulot-kulot yung buhok, yun ano, dati ko rin naging kasama yun eh. Yung bakla na hindi malaman. Nadagdag doon, no? May kaso yung kay ano eh, may kaso yung kay Ate Bing eh. Oh, so hindi ko alam, baka sa bukas sa mga alam, makulong na rin yun. Oh, isa sa mga yun talaga, dugyot talaga. Ultimong mukha nun, pati katawan nun, dugyot talaga. Diba? Ngayon, eto. Alam nyo kung ba't nila ito ginagawa? Ito yung panibagong paninira na naman kay BP Sara. Ito yung binabanggit ko nung nakaraan. Kailan ba? Ilang gabi na ba yun? Mga 3 gabi na siguro na live ko. Yung sinabi ko na ano, na tawag dito, wag sabihin ng name. Opo, mami. Sinabi ko na may panibagong niluluto si Ma'am si Tars tsaka si Tamba laban kay BP Sara. Eto na yun. Eto na yung sinasabi ko, oh. Yan na yun, oh. Oh. Nagkatotoo na naman yung panaginip na yun. Eto na yung panibagong niluluto. Oh, ngayon kasi, ang gagawin nila dyan, nasabihin na naman nila na puro pa-fake nyo si BP Sara. Tahanapin ng tao yan, eh, yung 8,000 na yan. O kaya nila yan ano pa, eh syempre alam nyo naman yung strategy ng mga kalaban, di ba? O Mama Alexa G, yung bulong sa ano na? O MP comment Sara against China. Okay. O asa na? Ikaw nga, tambalos-los hawak ng congressman ng budget, corrupt pamor. O. Gawain nila yan para siraan si BP Sara kasi nga sabi nga ng mga tao, alam naman tao kapag may ayuda dyan sila magaling, mabilis sila dyan eh. So kapag hindi to naibigay, katulad nung kay Cayetano, kay Alan Peter Cayetano, diba, hindi yun inaprubahan ni President Bongbong Marcos. Ang napahiya sino? Si Cayetano, yung pinangako niya about sa 10,000. Hindi pinirmahan ni kaya ni presidente yung kaya hindi yun natuloy. Pero kung pinirmahan sana ni presidente Bongbong Marcos yun, matutuloy yun. Kaso hindi pinirmahan, kaya alam nga naman mag-abono si Alan Peter Cayetano dun. Eh alam naman, tsaka ito ha, bakit hindi pinirmahan? Eh alam naman natin ang Cayetano is sanggan dikit din ng Duterte yan. Oh. Diba? Kaya huwag nyo kaming gawing mga tanga, ha? Oo, hindi kami katulad nyo. Ha? Anong panaginip mo sa ICC? Ang panaginip ko, mawawala ka bigla sa channel ko. O yun, nagkatotoo na nga. Yan na kasi sabi ko. Yan na, wala na. Nawala ka bigla. Si Ninyo Barasaga, pinakamabahong. Hindi, meron pa isa. May dumagdag ngayon, Ma'am Abe. Mamabiana, may dumagdag. Yun naman, may buhok. Pero kamukhang kamukha din ni Ninyo Barasaga. Oo, kulot siya, kulot. Saka hindi nyo masyadong napapanood yun kasi, ewan ko, check ko nga channel niya. Check ko, hindi ko naman papakita, check ko lang. Wait lang ah. Commander Cobra. wait lang ah. Check ko. Ilang views niya? Oh, eto. Meron siyang subscriber na 12 pa rin. 12 ano pa rin? 12K pa rin. Tagal-tagal na. Oh, mga pinagba. Happy Fiesta. Ano, Baliches Cavite. Oh, diba? Ganyan ka. Ito. Kamukhang-kamukha to ni ano. Kamukhang-kamukha to ni Ninyo Barasaga. Kaso may buhok nga lang. Eh nung nakaraan, binanatan ako nito kasi nga daw, nilalahat ko daw. O, tapos may mga pa-Bible verse din to. Mala Ninyo Barasaga din to. May pa Bible din dyan. Ano, protected by God, o, diba? Hindi ko nalang ipapakita dito kasi baka sumikat pa eh. Puta na, napanot na to lahat sa pagbablog hanggang ngayon. Nga pa rin yung channel eh. Hindi ko na nga lang ito binabanatan kasi naging tropa to ng tito ko eh. Kaso,
Wala eh. Pati ba naman ako, alam mo yun, si Sausaw din to eh. Sausaw dun. Eh ngayon, may kaso. Ewan ko na lang. So, yan na natin yan. Hindi siya, sayang siya sa airtime. Sayang siya sa airtime eh, kaya hindi ko na na. Sikat, si Akla at Burger pa nga. Ito, ilang yan. Ako pa yung kakalaban. Ang ganda talaga ni BP Sara, no? Okay, okay. Oh, alam nyo, kung nagpang-abot lang kami ito ni BP Sara, ay, nako. Tapos sa akin to. Alam ko yan, Sergio, di ba? Alam mo ba? Dating tropa ng pituhin ko yun, eh. Ngayon, tinatarantado nila ako. Sila naman, hindi ko naman sila pinapakailaman. Napanood ko kanina kay Bisdak, may tinawagan siya kanina na tuloy daw, Jay. At tinawagan, tuloy ba daw? Sana nga sana, no? Kilala ko yan pero secret. Di ba, Ma'am Libra, kilala mo? Kamukha na ninyo Barasaga, ganun din, palamura din. Mukhang hindi rin naliligo, ganun na ganun din. Oo. Piling pogi, yun. Piling pogi na kumakain ng hotdog. Jay, pasensya na. Mula nang ako ay sinipa sa YouTube at FB, noodles ko parang kayo lahat ng DDS kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Parang ano? Jay, pasensya na. Na mula nang ako ay sinipa sa YouTube at FB, kapapanood. Tama ba? Kapapanood ko parang kayong lahat DDS at kay Mayor Isko Moreno po. Hindi ko magets. Sorry po ah, sorry ma'am, mamabi pa ko pa kay ulit. Hindi ko magets. Yung mga believe sa mga fake news TBJ vlogger, ayun na dedemanda na rin ng cyber. Oh nga, isa-isa na sila. Tatawasin, may tatlo nga dyan eh na makakasuhan eh. Pero siguro mga ilang buwan pa. Pero ayun, balibalita ko lang ah. Oh, may kakasuhan. Kasi yung bata dinamay, pati yung magulang dinamay, tapos yung tito dinamay. Yun ah, pagkakalam ko lang naman. Oh. Pero malay natin, baka maano pa sila. Guy, kasi mas madami po ang naisingit na budget ng House Speaker at nakikialam siya pagdating sa budget. Ang DepEd po ay wala pong may bibigay na ayuda kasi hindi naman po nangingialam si BP Inday pagdating sa budget ng bansa. Tama. Alam nyo, ito nga eh, ito yung pinaka-inaasar. Asar na asar sila kasi ginawan na nga nila, tinanggalan nila ng budget ang DepEd Secretary. Tapos si BP Sara, wala lang. Bala kayo dyan, tanggalan nyo ako ng ano. Huwag nyo akong bigyan ng budget. Eh, tuloy pa rin ako. Pakialam ko sa inyo. No, ganon. Kaya nga asar na asar sila dyan kay BP Sara kasi nga, kahit anong gawin nila, walang pakialam sa kanila si BP Sara. Sabi ni... Mula na sinipa ako ni nawala ako sa YouTube at FB po, pasensya na. Ah, okay, mamabi, sige. Oo. Burahin natin 'to ha? Kasi pangit 'yung sinabi niya. Okay. Burahin natin 'yan. Pangit 'yan. Ako lang may karapatan magmura dito, charot. Ano 'to? Totoo. Asan na ang ICC niyo? Ilabas nyo at siguraduhin mo na sasama ka para sakali sa hindi na makauwi ng buhay or bahay. You know, buhay siguro. Sa tingin mo, papayag kaming mga taong bayan. Yan, nagalit na. Jay, yung ex-friend mong Gunggong na piling matalino na tanga naman, binabanatan si Byron eh. Kulangot lang naman siya sa pader ni Byron. Alam nyo, yung mga dati kong friends dyan, idol na idol, sobrang idol nila si, si Byron, si Banat Bay. Oo, idol na idol nila yan. Ay, sabi ko sa inyo, binabanatan nila yan ngayon para nga, para magalit sa akin,
Ganon. Tapos itakwil ako dito. Yun ang gusto nilang mangyari. Oh, hindi nila kalain na sa dina, sa, diba, diba, feeling nila matalino sila. Biruin mo. Biruin mo yun, ha. Sila na mismo nagpo-proclaim sa sarili nila ng mga matatalino at sikat sila. Pero ba't hindi sila napanood di Byron? Ba't hindi sila napanood di Banat Bay? Tapos ako, nabiglang ano, naging kaibigan ko si Banat Bay. Tapos sila ngayon, nagkukumahog para mapansin. Papapansin lang kay Banat Bay yung mga yan. Go! Ay, idol-idol si Banat Bay ng mga yan. Kaya nga tingnan mo, yung ibang mga galawan ni Banat Bay ginagaya. Pansinin nyo na lang, ginagaya. Sabi ng isang bashers, tamad ka. Huwag kang umasa sa gobyerno at huwag mong isisi sa gobyerno. Alam mo ba kung saan napupunta yung tax ng mga OFW na mga manggagawang Pilipino? Di ba? Alam mo, hindi ito pagiging tamad kung nagsasalita ka laban sa gobyerno. So ibig sabihin, ako, na nagsasalita ako laban sa gobyerno, ibig sabihin tamad ako. So ibig sabihin, umaasa ako sa ayuda ng gobyerno. Oh my God, you eating my nerve, ha? Grabe. Umaasa ako sa gobyerno. Jaysa ako sa public school teacher. May salary increase kami dahil walang budget ang DepEd dahil kay Panginoon Tamba, walang taas sweldo na kami ngayon. Ano? Walang taas sweldo kay Panginoon. Ba't Panginoon Tamba? Romeo Bakud. Ba't Panginoon Tamba? O ito si Toto. Sila nga may rally, puro tunog, mga picture at mga bangag pa ang kasama. Maisog walang gulo. Kayo nga. Hindi ko naunawaan ang pinagtatanggol niya si BBM eh. Kapag nagkagera, ay mga sarado na po kasi utak noon. Oo, sarado na utak noon eh. Biruin mo, pagtatanggol mo, gusto, ibig sabihin, gusto mong magkagera dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, tawag dito mga... Wala na yun kasi bayad nga eh. Bayad. Tapos sarado na utak. Ewan ko ba ngayon nagagawa ng issue mong tinanggalan nata sila ng budget. Kasi nga kahit anong bayad sa kanila ng handler nila, wala namang improve. Hindi naman nakakaano yung mga pinagsasabi nila. Hindi nakaka-impress or hindi naniniwala sa kanila yung taong bayan. Kaya yun. Hindi ano. Mukhang tinanggalan na sila ng ano eh, ng monthly allowance. O eto, mabait si Banat Bay. Totoo, siya mamigay ng bisikleta sa mga bikers, transition noong panahon ng pandemic. So yun, hanggang dito na lang yung ano natin at mag-shoutout at magsayahan na lang tayo.